Nailibing na ang primera kontrabida na si Bella Flores kaninang umaga. Naging emosyonal nang magpaalam ang kanyang mga kaanak, pero tila naibsa naman ang kanilang lungkot sa suporta ng mga tagahanga. May report si Aubrey Carambel. Alas 8 ng umaga nang umalis sa Loyola Memorial Chapel sa Commonwealth Quezon City ang funeral convoy ng tinaguriang primera kontrabida na si Bella Flores. Dumiretso ito sa Grotto Shrine sa City of San Jose del Monte, Bulacan, kung saan ginawa ang huling misa para sa yumaong veteran actress. Pagpasok pa lang ng simbahan, sinalubong na sila ng palakpakan ng mga naghihintay na fans. Sa misa, muling binigyang pugay si Flores lalo na sa mga naiambag niya sa Philippine movie industry. Larawan naman ng katatagan ang mga naulila ng aktres. Ang nag-iisang anak niya na si Ruby, kasama ang asawang si Jessie at kanilang anak na si Jessica. Pagkatapos ng misa, inihatid na ang mga labi ni Flores sa Our Lady of Eternal Peace Memorial Park. Mas marami ang mga tagahanga na nag-abang. I think I owe this to the public, to the viewing public, na sambayan ng Pilipino, ng pelikulang Pilipino, na makita po nila at mabisita si Ma'am dito po sa city ng San Jose del Monte, Bulacan. Hindi naman naiwasang bumuhos ng emosyon ni Ruby nang magpaalam na sa ina sa huling pagkakataon. Katuwang ng pamilya ang kanilang kaanak na si Imelda Papin sa pag-aayos ng libing ng aktres. Ipinakiusap pa sa may-ari ng sementeryo na ang espasyo ng paglilibingan kay Flores ay ilaan sa mga sumakabilang buhay na artista at tatawaging hardin ng mga bituin. Para raw ipagpatuloy ang legacy ng veteranang aktres, binuo nila ang Bella Flores Foundation at magdaraos din ng isang benefit concert. Magkakaroon kami ng concert kasama ko yung mga recording artists na i-mention namin later on. Meron na nag-confirm. At kung ano man ang malilikom namin dito ay ibibigay po natin sa Bella Flores Foundation para makatulong, kasi yun ang pangarap na makatulong po doon sa kasamahan ni Tita Bella sa showbiz industry, na yung mga may sakit, yung mga may Alzheimer's, especially at saka yung mga may stroke. Taos puso namang nagpasalamat ang pamilya sa lahat ng mga nakiramay. Kahit po siya ay isang kontrabida, nabigyan po natin ng parangal siya na parang bida na rin po siya. Aubrey Carambel, Nakatutok, 24 Oras.